Ayan, no, kulong-kulo na yung mantika, mga mama at papa. Tsaka, pinalakasan ko yung heating niya kasi para hindi mag-soak yung mantika doon sa kamote. Yun po yung tips niya, no, mga mama at papa, no? Para hindi mag-soak yung mantika sa kamote, nilakasan po natin yung apoy. Kasi pag mahina po yung apoy, so magsusok po yung mantika ng mabuti doon sa kamote. So malapit na siyang maluto, kaya habuaon na ito na ito ng habuaon son. Ayan, mga mama at papa. Inalis ko na po yung kamote doon sa mainit na mantika para lagyan, para magme-melt muna ako ng half teaspoon of sugar. Me-melt lang natin yan. Yung parang latik ba siya, mga mama at papa? I-melt natin. Kunting-kunti lang nilagay natin, no? Half teaspoon lang. Half spoon, not teaspoon. Ay, malapit na siyang nag-melt na po siya. Pag mag-ano na yan, nag-divide na yung sugar. Ayan na. So, balik na natin yung kamote. Ayan. Dumidikit na yung asukal ko. Dumidikit na sa ating kamote. Tuloy lang sa paghalo. Dumidikit na yung latik o melted sugar sa ating kamote cue, kaya tanggalin na po natin sa mantika. Mga ano lang po, 30 to 1 minute lang siya dyan. Ayan na, mga mama at papa, ang ating kamote cue. Ganyan yun po. Napakakunti lang ng sugar na nilagay ko, half spoon lang. Kasi matamis na po ang kamote, mga mama. Ayan, yan, yan. Magmumukbang tayo ng kamote cue for the breakfast today. Ayan na po, mga mama at papa, tingnan niyo po ang aking kamote cue. Super ganda po niya at saka super yummy. Kakain na po tayo ng kamote cue. Gagawa muna ako ng milk tea, mga mama at papa.